hindi po dumaan sa due process kasi kahit ang Office of the President, hindi man lang pinaalam sa akin na may complaint si Board Member Amit laban sa akin. At pati ang Office of DILG, hindi man lang nag-conduct ng investigation o pumunta dito. Bigla na lang kayo tanungin, para alamin kung ano ba ang totoong situation sa complaint na ito. Sa tingin ko, dahil may coming na rally ngayong April 14 dito sa probinsya ng Davao del Norte, at inallowed po natin itong rally ng Hakbang Maisog at Defend the Flag. Itong rally na ito ang nakita ko bakit biglaan ito na ginawa nila. Dahil kanina doon sa pagbaba ng suspension order ay may kasamang sinabi dahil bakit daw ako nag-establish ng coming rally dito para sa Hakbang Maisog dito sa Davao del Norte. Ngayong gabi lang po, nag-report sa akin yung dito sa PNP, Davao del Norte, may nakarating sa akin na itong acting governor na in-install nila kanina, Vice Governor Oyoy, ito, kalyado talaga nila ito, ay nag-order na sa PNP na i-disperse na ang lahat na rally dito sa Davao del Norte, hindi payagan dahil wala daw mga permit. Nako, napaka-init po ng issue patungkol dyan sa nangyayari sa inyong probinsya, sa inyong Kapitolyo. Pero mukhang ano ha, mukhang sa SMNI lang yata mainit yung issue ninyo ha. Oo nga eh. Gob, bigyan nyo kami ng background kung ano po ang nangyari dyan, kung ano po ba yung kaso na kinakaharap nyo at kaya kayo ay pinabababa sa inyong posisyon. Ito po ay itong complaint na to ay nangyari noong taong 2022 November. And complaint po ito ng isang board member in the name of board member Amit, at dahil po ito sa isang sasakyan na inisyo ko sa kanya under in my office. And then, ni-recall ko noong November 2022, pagkatapos pinagamit ko sa engineering office. Then, binalik ko naman noong December 2022. At itong complaint na to ng isang board, ni board member Amit, ay nasagot ko na po ito lahat noong taong 2022 din. So, after doon, wala na. Kumbaga, parang nasa amicable settlement na or dispose na po itong kaso. Saan po unang inireklamo ito, Governor? Saan po niya inireklamo initially itong tungkol dyan sa sasakyan? Ngayon, nireklamo nila sa Office of the President. Ngayon, hindi man lang ako binigyan ng panahon para ma-defend ko yung sarili ko. Hindi man lang ako na-inform na may pinail sa akin this year, 2023, na itong complaint ito ni Board Member Amit. So, nabigla lang ako kanina na may dala na silang order na preventive suspension signed by Executive Secretary Executive Secretary Bersamin po. So wala ang nangyari po pala, sir, parang naagawan ng candy yung board member na yon, at parang ano, bigla lang nainis sa inyo dahil pinagamit niya. Ito ha, linawin natin, away, pinagamit niya lang pala to. Oo, pinagamit sa engineering. Siguro naman mas kapanay pakinabang yung sasakyan na yon sa engineering kaysa sa kanya, para palang naagawan nyo ng candy, kaya tuloy nagtatampo ng ganito. Tapos ngayon, nagsumbong. Abay, parang bihira, para palang bata ito ah.
Nagsumbong sa Malacañang. Kaya nga nagsumbong, hindi man lang nila inalam na yung sasakyan ay isang buwan lang na nawala. Hiniram natin para ipagamit sa engineering at binalik at ni-receive din ng board member na to at mula 2022 December ginagamit niya yung sasakyan hanggang ngayon. Ang tanong, ito bang si board member Amit hindi ba siya makakalabas ng bahay? Hindi ba siya makakapunta ng Kapitolyo? Mainit daw eh. O hindi ba siya makakapunta kung saan man niya gustong puntahan? Oh. Kung hindi itong sasakyan na to gamit niya? Bakit parang masyado naman pinalaki itong issue na to? Dapat sa barangay lang. Ito naman, araw-araw naman, ito na ang kanyang ginagamit na sasakyan eh. No, pero ito lang ba sasakyan niya, Governor? Hindi ko po alam. Kasi nung ni-recall ko po itong sasakyan na to, may sasakyan pa siya na lumang isyo mula pa noong mga previous governor na pinalitan ko. Eh baka walang aircon yun, Gob. Baka ito meron. Siguro walang aircon. At saka bago itong ni-recall ko, baka doon siya naggalit. Ay, siguro. Pinagamit ko sa engineering muna para... Siya alam pala. Inapinyo nga naman siguro. Kaya siguro feeling niya naapi siya, no? Mm. Kuya Gob, balikan ko lang yung reklamo tungkol sa inyo. Hindi ba kayo binigyan ng chance sa makapagpaliwanag? Hindi dumaan sa due process? Hindi po dumaan sa due process kasi kahit ang Office of the President, hindi man lang pinalam sa akin na may complaint si Board Member Amit laban sa akin. At pati ang... Office of DILG, hindi man lang nag-conduct ng investigation o pumunta dito. Bigla na lang kayo para alamin kung ano ba ang totoong sitwasyon sa complaint na ito. Kuya Go, bigla na lang kayo sinuspinde. At kung biglaan, opo. Bakit po kaya, Kuya Go? Anong dahilan na nakikita ninyo? Sa tingin ko dahil may coming na rally ngayong April 14 dito sa probinsya ng Davao del Norte at inallowed po natin itong rally ng hakbang maisog at defend the flag. Siguro itong rally na ito ang nakita ko bakit biglaan ito na ginawa nila dahil kanina doon sa pagbaba ng suspension order ay may kasama nga sinabi dahil bakit daw ako nag-establish ng coming rally dito para sa hakbang maisog dito sa Davao del Norte. Pero Kuya Gob, hindi ba nila naisip na pag ginawa sinuspindi kayo, lalong mag-iinit ang taong bayan? Lalaki itong rally, mas lalong maraming gustong umattend niyan. Yes po, hindi siguro nila naisip yan. Mas lalong magalit ang taong bayan. At ngayon lang po, Banat, ngayong gabi lang po, nag-report sa akin yung dito sa PNP, Davao del Norte, may nakarating sa akin na may itong acting governor na in-install nila kanina, Vice Governor Oyoy, ito, kalyado talaga nila ito, ay nag-order na sa PNP na i-disperse na ang lahat na rally dito sa Davao del Norte, hindi payagan dahil wala daw mga permit. Kung may maggawa ng rally, hanapan ng permit, pag wala, ay kailangan i-disperse daw. So hindi na matutuloy? Kuya Gob, hindi na matutuloy sa hindi. Hindi tuloy pa pwede. Tuloy pa rin tayo sa rally na to. Gob, matanong ko lang, ano po, kasi balibalita na kayo po ang nag-expose noong ayuda expose. Ay, nako. Sa tingin po ba ninyo, malaki po ang impluensya nitong inyong expose dito sa panggigipit sa inyo ngayon? Sa totoo po, malaking dahilan itong pag-expose ko sa ayuda scam ng DSWD AX program
na pinalabas ko noong Senate hearing sa committee ni Senator Bato. At sa katunayan po, ang taong bayan ng Davao del Norte ngayon ay naghintay sa second hearing na ma-establish na magkaroon ng second hearing. Sa totoo po, itong in-install nila na acting governor ngayon, na itong vice governor ko at yung mga alliance niya na mga political elected dito sa Davao del Norte, ay sila din yung sila din yung involved sa ayuda scam. Yung mga tauhan po nila ang involved sa ayuda scam. Nako! At ito sila ang tinuturo na ng mga witness na during sa pag-distribute ng AEX ayuda, ay ang mga tauhan nila ang kumukuha po sa pera. Kagaya nung ang na-receive ng beneficiary ay halagang 5,000 pesos, ay binabawi po nila yung 4,000 pesos. Kinuha po nila. Sino ang po utak 4,000 pesos bawat beneficiary. So, sino po utak niyan? At yang ayuda scam na yan. Ito po sila kasi sila man ang tauhan man nila lahat ang gumagawa. At sino po si Binyo? Itong vice governor at itong mga itong board member at kasama nila na during po sa kanilang distribution, yung tauhan nila ang yun ang kumukuha sa mga pera, yun ang tinuturo sa mga witnesses na binawi ang kanilang pera na natanggap galing sa DSWD. At doon pa kinuha mismo sa Binyo kung saan binigay ng DSWD yung pera. Igo lang pinatalikod sa table at kinuha na yung pera. Bawat isa, tag 4,000 ang kinuha nila. So 1,000 na lang yung natira sa beneficiary. Yung mga sa estudyante na support program, 10,000 pesos yon, kinuha nila yung 9,000 pesos. Grabe. So lahat naman walang ligtas dahil yung iba nga na tumatakas na umuwi sa kanilang bahay, hinabol pa rin doon sa kanilang bahay. At may namatay pa na beneficiary dahil sa sama ng loob niya, inatake po, namatay dahil kinuha yung o binawi yung 4,000 pesos. Grabe. Ito pong papalit sa inyo, Gob, na yung vice governor sa tingin ninyo involved dito sa ano na ito? Sa sila po yung involved na, nagkataon dito. Nagkataon ba to? Sila po. Gob. Kasi isipin natin, Banat, bakit kaya ba gawin ng kanilang mga tauhan na disimbinyo, nandoon sila, doon kinukuha yung pera, pagkatapos nilang magsalita, magsimula na mag-release ng pera, ang DSWD, tapos kunin nila ang pera, kunin ng mga tauhan nila ang pera na tinatanggap ng mga beneficiary. So, masabi ko na ito sila ay involved sa kaso na to. Gob, pero mukhang ano eh. Pa. Mukhang kasalanan nyo pala talaga. Kaya kayo nasuspinde dahil napaka-honest nyo. Bawal na ho kasi ngayon ang honest sa gobyerno. Kailangan scammer ka ngayon para tumagal ka. Eh, honest pala kayo. Kayo pala may kasalanan. Ba't nyo kinontra itong gobyerno to? Kaya nga po eh. Dapat kaya pala, nangunakot na lang kayo. Ngayon ko lang naisip na galit pala ang gobyerno natin ngayon sa gumagawa ng tama. Dapat, kung alam ko lang, sumasama na sana ako. Pero Balato. Hindi ko pa rin kaya eh. Grabe po yan ah. Hindi lang kalahati ang binawas. Hindi ko rin kaya yan dahil alam nyo, kinakausap nila ko eh. Nung na-expose ko na itong problema na to. Pero hindi ko sila hinarap. Nag-invite sila sa akin na kausapin ako. At ang nag-invite pa sa akin ay staff ni Sub Anton Lagdamio. Pumunta siya ng Tagom para kausapin ako. At after na na-expose ko itong ayuda scam. Pero hindi ko hinarap. Kaya sa tingin ko, itong dahilan, bakit na sobrang galit sa akin, ito si Sap. Nagsisi po ba kayo ngayon, Gob? Sa mga nangyayari sa inyo ngayon, kayo po ba ay nagsisisi?
hindi naman po ako nagsisisi dahil nag-stand po tayo kung saan po ang tama bilang elected official, bilang leader ng probinsya, bilang governor, ay tumayo po tayo para sa mga biktima at sa mga naging biktima ng ayuda scam dito sa probinsya. At ito pang in-install nila ay involved ito, kasama ito sa na-investigahan. Kasama yung kanyang mga tauhan, yung talagang right hand niya, yun ang kumukuha sa mga pera. Abay, mahusay. Dapat siguro ma-explain nyo yan din sa rally. Magsasalita po ba kayo? Yes po. Mag-speech kayo doon? I-expose ko talaga ito. At sa totoo po, yung budget na na-scam, yung budget ay galing po sa Tingog Party List. Ay, ako! Yun na! Diyos mio! Ayan na nga ba, sinasabi ko. Sino utak niyan? Sino utak niyan? Lagi mong gustong tanongin yung utak niyan eh. My goodness. Kaya nga, dapat ito, tanungin natin sinong utak nito. Kasi lahat ng dinidistribute dito na pera ay galing sa Tingog Party List. Ang laki pa ng mukha nila, parang higante pa yung... Grabe. Malaki pa kay Boss. Dapat mas nilakihan nyo yung sa inyo, Gob. Kung palakihan ng mukha pala ang laban, mananalo tayo riyan. Ah. Tingog, no? Tingog. Yung mukha nila, Tingog Party List, ang nakalagay doon sa tarpaulin, parang isang wall ng building. Oy. Yung kanilang tarpaulin, bawat pamimigay, nakalagay doon Yeda Romaldez. Nako! Tapos Congressman Yeda, Speaker Martin Romaldez. Nako! Malaki nga. Lagi na nang involve yung mga nandun yan. Din ang mukha ni Presidente. Mm. At yung mga local officials dito na tandem nila. Yung mga kanilang mga political elected dito sa Davao del Norte. Gob, may nagtatanong po, kamusta naman po yung relationship nyo sa board member na nagkasuso sa inyo? Alam nyo po, after noong 2022, December, nung naibalik ko yung sasakyan sa kanya, okay naman po kami, nakikita, nag-uusap. Ganun naman ang relationship. Hanggang ngayon, hindi kami nagkita na hindi ko pa naisumbat sa kanya na may pinail ka palang kaso sa akin sa Office of the President. Tapos nagkita tayo last two weeks ago lang. Kasama kami doon sa Island Garden City of Samal, yung founding anniversary. Hindi man lang ako kinalabit na sinabi na may pinail akong kaso sa iyo sa Office of the President at napag-usapan na na preventive suspension pala yung desisyon. Mm-hmm. So okay pala kayo tapos bigla-bigla na lang. Bigla-bigla na lang may ganun. Pero Gob, gusto ko lang po matanong patungkol, bumalik po tayo ulit dun sa may sasakyan. Saklaw po ba ng inyong kapangyarihan iyong pag-recall ng sasakyan na yan? Yes po, sa totoo, under in my office po yung sasakyan na yon. So, discretion ko po yung utilization sa sasakyan. At kaya ako ay may authority talaga na i-recall at pinareceive naman sa kanya ng tama. Tapos, nung ibinalik ko, nireceive naman niya at ginamit niya. At wala namang kaming trouble after doon nung nasa kanya na yung sasakyan. At talagang nasa authority ko yung utilization sa sasakyan na yon. Bakit ganun? Natanggap niyo na po ba yung sulat ng DILG sa inyo? Kasi tila mo ang ikinakaso sa inyo ay misuse of authority, potential oppression, and the utilization of government funds to advance the interest of a private company. Sa tingin ko, yung statement ni Secretary Binhar Abalos po kanina na pinalabas niya ay iba yung sinasite niya na sinasabi niya nga utilization of public funds to the part of the private company dahil
sa tingin ko, yun ang gi-file nilang kaso sa akin o complaint sa akin na during nagpetisyon ako, sumuporta ako sa ginanap na rally ng mga negosyante at ordinaryong consumer ng electric cooperative dito sa Davao del Norte dahil sobrang sama po. Ang dahilan po doon bakit nagprotesta ang mga consumer, mga tao, kasama mga negosyante, lahat-lahat kami dito sa Davao del Norte ay dahil sa sobrang sama ng serbisyo nitong electric cooperative, itong Danico Nordico, at sobrang mahal ang presyo ng kuryente. At sa katunayan nga, abot pa ng 6 hours to 8 hours ang brownout. At yung charges nila per kilowatt ay umaabot sa 15 to 17 pesos per kilowatt. Iba pa doon yung charges nila sa system loss. At another charges pa na ang dami. Kaya hindi na maintindihan ng taong bayan at nagreklamo na po ang lahat ng consumer. Especially na ang mga malalaking negosyante o mga middle and small entrepreneur. Dahil bagsak po ang negosyo. Kaya as governor, ay ginanap po namin ang rally para marinig ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na sana mabigyan ng pansin ang problema namin at mabigyan ng bagong supplier ang electricity dito sa Island Garden City of Samal ng Distrito of Davao del Norte at First District of Davao del Norte. Kaya ginanap namin yung malakihang rally in support din sa mga House Bill ni Congressman Pantaleon Alvarez, Congressman Nograles, Congresswoman Nograles, at Congressman Samora, Congresswoman Samora at Congressman Duhali. So sa tingin ko wala naman siguro, may mali ba doon? Parang sa tingin ko wala namang mali doon sa ginawa po namin. At ginamit po namin, siyempre kasama ang buong empleyado ng Kapitulyo dahil lahat ay biktima dito sa serbisyo ng kooperatiba, ay yung mga department head doon sa rally, dinala yung mga sasakyan nila. So ito yung ibig sabihin po sa statement ni Secretary Binor. Sa tingin ko po, ito yung pinalabas nila at binanggit nila sa statement po ni Secretary Binor Abalos. Baka yun ang mali, Gob. Yung inyong pagtulong sa mga ordinaryong mamamayan. Baka yun yung nakikita nilang mali. Hindi po kaya. Yun nga eh. Pero Gob. Ayaw yata ng tama. Ayun na nga, masama ito. Ang gusto kung gumawa ka ng tama, parang galit yata sila. Parang ang gusto yata nila yung mali, doon tayo. Yun ang tama. Ay, yun ang gusto nila. Tayo pagka ganyan. Di kayo sumasama sa jamming siguro. Kaya nagagalit. Dapat sama din kayo minsan sa jamming. Tugtugan, kantahan ba? Diba? Baka marunong kayo mag-drum. Wala po ako niyan. Pero Gob, ano po bang stand nyo ngayon? Hindi kayo bababa kahit na nagbaba na ang gobyerno ng order na kayo ay sinususpindi ng dalawang buwan. So, paano po yun? Diyan na kayo titira niyan, Gob? Dito, kasama po ang aking legal panel at ang taong bayan ng Davao del Norte, ang ating mga supporter. Ngayon nga, ang laki ng prayer rally ngayon na nangyari dito sa loob ng Kapitulyo na gusto po, ako bababa naman po kung may tamang dahilan at may tamang proseso sa investigasyon. Dahil gusto po natin, dahil nagtrabaho tayo ng maayos, gusto po lang po na magkaroon ng pantay-pantay na desisyon. Dapat magkaroon ng tamang hearing bago nila ipalabas ito. At hindi ba natin masabi na ginagamit nila yung power nila to harass the politician na nagtrabaho ng tama. At ayoko nang gamitan lang tayo ng power tripping para ibaba sa pwesto natin. Gusto ko may tamang desisyon at pamalakad. May tamang investigasyon.
hindi lang kung parang nilagyan ka ng kindi sa bulsa tapos i-charge ka na ng isang kasalanan. Tanim kaso. Parang hindi naman po tama. Gob, nilapitan po ba kayo ni Speaker Romualdez para bigyan ng calamity fund para sumuporta sa PI na yan? Sa totoo po, hindi po ako nalapitan kasi noong pag-umpisa nilang magkampin dito sa People's Initiative, ay tumayo po ako against the signatures campaign. Naku. Of People's Initiative. Ito yung po may kasalanan. Tumayo po ako doon sa Senate hearing na ginanap dito sa Davao City. Mm. So parang tinik ako sa tingin ko, tinik yata ako sa kanilang lalamunan. Oo nga ko eh. Gob, sa tingin ko kasi next time, hahalik din kayo sa puwet ni Tambaluslos para hindi kayo nasususpend. Kasi eto si Tambaluslos, bawal tinatanong yan. Parang Panginoon yan eh. Baby yan. Oh, hindi pa pwedeng tanongin. Ito yung nagtanong dito. Diba kinulong nila sa Senado. Mm-hmm. Oh. Tapos ngayon, eto na naman. Medyo hindi kayo umaagree dun sa PI, kaya binuhay yung kaso sa inyo. Sa susunod, Gob, oo, siguro na lang kayo ng oo nang matapos na yung ano. Kasi ganyan sa gobyerno natin ngayon, talagang walang pag-asa yung mga gumawa. Ito, sinasabi lang naman ito ni Gob, dahil nasa ano po natin to, nasa batas po natin, Article 3, Section 1, di ba? Na lahat dapat ay dumaan sa due process of law. Hindi po pwede yung hatulan mo lang ang isang opisyal nang wala man lang pinagdaanan due process. Eh sabi nyo nga, hindi po kayo natanong man lang o hiningan man lang ng paliwanag. Basta na lang po kayong sinususpende nitong Abalos na ito. Naku po. At saka ang kakaiba dito, Banagbay, si Gob ay kapartido ng ating presidente. Naku! Patay tayo, nalaglag tayo dyan. Kapartido pa pala? Ba't naman ganun, Gob? Kapartido nyo pala to si, si Pangulong Marcos? Oh. Mm-hmm. So nagsisisi yes po ba kayo? Nagsisisi po ba kayo na kayo ay naging parte ng partido na yan? Partido Federal ng Pilipinas. Sa totoo po, Banat, yung sinabi niyong maghalik ako sa puwit. Ay. Maghalik ako sa puwit ni Tambaluslos. Eh kung gano'n na lang sana, hindi na lang tayo pala mag-eleksyon. Ay tama. Halik na lang tayo sa puwit. Kala ko magli-lipstick. Halika na lang ala. Kailangan. Halika na lang tayo sa point nito para tapos na ang laban. Kaya alam nyo po, Banat, hindi ko kaya gawin yan dahil binuto po ako ng taong bayan dito sa Davao del Norte. Yun. Kaya panindigan ko po yung pinanumpaan kong tungkulin na magserbisyo ako sa kanila ng tama at maka-Diyos, makataong panungkulan. At ito po ang pinanindigan natin. Dito po tayo tumayo para sa taong bayan. Yung tamang panggobyerno ang gusto po natin dahil ang dami ng problema ng ating bansa. Masyadong kawawa na po ang ating mga kapatid, kababayan natin. Mas lalo na mga kababayan natin na naghihirap. Mas lalo na yung mga nasa laylayan na sila po ang palaging biktima kung ano po ang ginagawa ng isang elected official na hindi mag-deliver ng magandang serbisyo at puro lang korupsyon. Kaya po, sa time ko na nabigyan akong chance na maging gobernador dito sa probinsya ng Davao del Norte, ay pinagsikapan po natin na magkaroon talaga ng totoong pagbabago ang ating pagbibigay ng serbisyo bilang public servant dito sa probinsya ng Davao del Norte. At tungkol po doon sa partido, na kasama po ako sa partido ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., hindi naman ako magsabi na nagsisisi, pero masabi ko sa sarili ko na masakit para sa akin dahil hindi na lang sana partido ang pinag-usapan, kung hindi ay tinitingnan sana kung
sino bang nagtrabaho ng tama para sa taong bayan? At kung nasakripisyo nga ako na kapartido, paano na kaya yung hindi kapartido? Ganda na sinabi ni Gov, no? Hinalal siya ng tao, taong bayan, para magsilbi. Sa bayan. Hindi para humalik. Mm. Dada, Boss Dada, may tatanong ka. Mm-hmm. Ayun. So ano daw po ang inyong susunod na plano? Oh, may nagtatanong dito sa ating viewer. Anong susunod na plano ninyo? Binigay mm-hmm. ko na po ito sa aking legal team, itong lahat. Okay. Pero kung hindi talaga pakinggan ng ating mahal na Pangulo, kasi bukas mag-file po ako sa Office of the President ng TRO at dismissal dito sa preventive suspension order na kanilang binaba sa akin kanina ni Secretary Bersamin. Kung hindi po nila pakinggan at tuluyan nila ako sa kaso ko na at idiin nila ako yung suspension dahil itong in-install nila, nagsasalita na hanggang 6 months o hanggang tuluyan nila ako kahit ano-ano na daw ang i-file sa akin para hindi makabalik sa pwesto. May mga malabas na po dito na rumors. Isigaw ko na lang ang gawin ko. Ipagdasal ko na lang sila sa buong Maykapal. At ipagdasal ko na lang lahat ito sa Panginoon. Ang kung ano man ang kinahinanatnan nitong ginagawa ng administrasyon sa akin. Gob, di ba kayo po ay kilalang Duterte supporter? Hindi ko kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit kayo ginigipit ngayon? Ito po, kasama yan. Kasi malaking involvement talaga dahil ito nga sa kaming na hakbang maisog rally na ganapin ngayong April 14 dito sa sports complex ng Davao del Norte, Capitol Ground, ay dahil dito, ito biglang lumalaki ang umuusbong, ang init laban sa akin. Kaya ito talaga isa dito ang naging dahilan. Ang pagpayag ko na dito gaganapin po ang maisog rally. Kasi by constitution naman, alam na po natin na walang pwedeng makapigil sa taong bayan kung magkaroon sila, kung may gusto silang iparating sa gobyerno natin. At yan po ay freedom of the priest at lalo na sa atin na lingkod bayan. So Gob, marami ho nagsasabi dito na sinusuportahan nila kayo at sila nga daw ay pupunta ho dyan sa rally sa Sunday. Huling mensahe nyo po para ho sa mga kababayan natin bago po kayo tayo magpaalam. Sa ating mga kababayan, buong Pilipinas po, narinig nyo po at alam nyo na po ngayon ano ang naging sitwisyon ko. Hindi ko po ito inaasahan na mangyayari sa akin. Biglaan lang po ito. At alam naman po natin na itong binigay nilang order, suspension order, laban sa akin ay hindi po ito karapat-dapat na gawin nila sa akin. Pero ang masabi ko po sa inyong lahat ay maging vigilant po tayo. Lagi po tayong manood sa mga issues ng ating bansa. Kailangan po na laging na nakabantay tayo sa mga pangyayari ngayon ng ating bansa. Dahil marami na po ang naging problema na tulad ng mga paglaganap ng drugs, bumabalik na po ang drugs kahit dito sa Davao del Norte. Grabe po ang pag-increase ng drugs problem. Nako yan. At dami pang mga criminal related
situation na nangyayari ngayon. So, may conflict pa tayo between China. Kaya po, bilang gobernador ng Davao del Norte, ang masabi ko po na dapat ay tayo ay maging vigilant. Ito po at kailangan nakabantay tayo sa mga nangyayari ng ating bansa ngayon. At huwag po nating payagan na ang ating bansa ay bumagsak at mapunta lang sa wala ang pinaghihirapan ng ating dating Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malaki na po ang malayo na po ang narating ng Pilipinas. Kaya huwag po natin sayangin kung ano po ang narating ng ating former president. At dapat po magtutulungan po tayo lahat na ikasa at tutulong po tayo na hindi babagsak ang ekonomiya ng ating bansa at mamanatiling peaceful po ang bansang Pilipinas at safety po ang ating mga bata, safety po ang buong taong bayan ng bansang Pilipinas. Maganda ho sinabi ni Sir. Maraming salamat po, Kuya Gob. Sa uulitin, no, kita-kita ho tayo sa Linggo. Maraming salamat po.